Hi, good morning to everyone. And once again, we are here in our AFGC Daily Devotion. At yan, good morning po sa mga taga-Bicol na kasama po natin, no? Nung nandun mga nakasama natin sa convention, God is indeed great and good, no? Na kung paano niya ipinakita yung mga bagay na kanyang ano ipinapagawa sa buhay ng bawat isa. But this time, let's go straight to the Word of God, and I believe everyone are excited to hear the Word of the Lord, and hayaan natin ang salita ng Diyos ang patuloy na magbigay ng gabay, ng lakas, at ganun din magawa natin kung ano ang kanyang panuntunan sa pamamagitan ng kanyang salita. If you have a Bible with you, can you turn it with me to the book of 2 Timothy chapter 3 verse 15. It says here, no, sinabi sa Tagalog ko po babasahin, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na makapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Bless the reading of His Word. You know what, my brothers and my sister, ganito po. Ngayong, sa panahon natin ngayon, there's a lot of things na nangyayari. At dahil sa mga pangyayaring ito, hirap na hirap tayong gabayan ang mga kabataan ngayon. Because of the challenges that we have. Like for example, impluensya ng mga kaibigan. Dati nga, barkada lang ang impluensya. Pero tingnan nyo ngayon, pati lumawak ang horizon. Nandyan yung Facebook, nandyan yung mga Instagram, no? At not just only that, na kung saan, nandoon din ang mga computer games, no, mobile games, na kung saan ito yung nag-i-influence sa mga kabataan ngayon. And not just only that, ang pornografiya, naku po, napakadali na lang i-access. At hindi lang yan makikita, kumbaga kahit sa Facebook lang, ang daming mga gumagawa ng kalaswaan. And because of that, mga kapatid, itong mga bagay na ito yung mas lalong kumukurap sa isipan ng mga kabataan. Now, pagpapaalala po ni Apostle Paul na dapat nating gabayan ang ating mga kabataan. Dapat nating alalahanin na itong mga kabataan ito, kapag hindi sila nating ginabayan, tiyak, I tell you, malaki ang pagkasira ng kinabukasan. That's why, alam nyo po, nakakalungkot ngayon, no? Na maraming kabataan ang hindi na marunong gumalang o hindi na alam ang salitang paggalang, no? Na kung saan, hindi marunong kumilala kung sino yung mga nakakatanda o kung sino yung mga nakakataas at kung sino yung mga tao at lalo na yung kanilang mga magulang. Mga kapatid, huwag nating hayaan na maging pariwara sila sa mga bagay nito. And let me remind you something. Ang problema kasi natin kadalasan, tayo rin ang may sala kung bakit sila nagkaganyan. Meron tayong mga bagay na sinasabi na ayokong maranasan yung hirap na, ayokong maranasan nila yung hirap na naranasan ko. And because of that, mga kapatid, tinuturuan natin sila maging tamad. Tinuturuan natin sila maging small. If you will read in 2 Timothy chapter 3 verse 10 in the previous verses po nito, pinaliwanag ni Pablo, sabi niya, yung pagdating sa kanyang perseverance, yung kanyang pagtitiis dun sa mga hirap na kanyang mga dinanas, ito ay pagpapaalala niya kanino? Kay Timoteo, na kabataan din, na lingkod ng Diyos. Ngayon, huwag nating iwaglit yung katotohanan na tayong lahat makakaranas din ng mga mga kahirapan. Iyan ang katotohanan because we are living here in this world, a corrupt world na kung saan gawa ng kaaway, may resulta talaga ng kahirapan. Pero mga kapatid, ang kakaibahan natin, meron tayong Jesucristo. Etong ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. At because of that, we are assured doon sa ating mga nilalakaran. That's why, tingnan nyo ha, sinabi ni Pablo kay Timoteo, sabi niya, mula pa sa iyo
ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya ay mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. Kaya nga mga kapatid, tingnan nyo ha, pag-isipan nyo ito mabuti. Kahit tayo noon, kahit yung mga tao na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos, pero di ba meron na tayong moral na kaisipan? Alam natin, nalalaman natin kung ano ang tama at mali. Because God put law in our hearts. No? Na kung saan, ito yung mga bagay na ito yung nagiging moral standard natin. Ang biyaya ng Diyos, nalaman natin ang kanyang salita. Nabasa natin ang kanyang salita. Narinig natin ang sa kanyang salita. And because of that, mas lalo tayong nagagabayan sa ating buhay. Kaya mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Gabayan natin ang mga kabataan. Alalahanin natin, no, alalahanin natin na ang mga kabataang ito ay ang solusyon upang sila ay magbago. Katulad ng sa atin, walang iba kundi si Yesu Cristo. At hindi lamang yun. Merong gabay, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Na, sabi pa dito, na makapag, sabi niya, alam mo na ang banal na kasulatan na makapagbibigay ng ano raw po sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Maliwanag ang salita ng Diyos. In order for them to be magkaroon ng maayos na karunungan, ibig sabihin ng karunungan, magdesisyon ng tama na naaayon sa kanyang kalooban. Lumakad ng tama. Hindi yan patalinuhan lang. Dapat marunong ka. Ibig sabihin, ito ay paggawa ng desisyon na tama. Na kung saan, mga kapatid, hindi tayo mapapahamak. Ito ay magdudulot ng kaligtasan sa ating buhay. Kaya maraming mga pamilyang nasira, kaya maraming buhay ang nasira, mga kabataang napariwara, dahil walang karunungan. Why? Walang nagtuturo sa kanila. That is why, mga kapatid, gabayan natin ang kabataan. Sa mga magulang, okay na mabigyan sila ng kanilang pangangailangan. Tama yan. Walang problema dyan. Pero parte ng pagiging responsableng magulang ang pagtuturo ng tama, ang pagdidisiplina. Huwag natin silang hayaan na masadlak sa kasamaan. Dahil alam natin ang katotohanan. At ang katotohanan, walang iba makikita kundi sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo Jesus. Mga kapatid, kung if we really love our children, if we really love itong mga kabataang ito, gabayan natin silang lahat. At magagabayan natin sila sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Ilapit natin sila sa Panginoon. And I will tell you, hallelujah. Sa mga bagay na ito, masasabi nga na yung sinabi nga ni Jose Rizal na si ng kabataan ang pag-asa ng bayan. Mapangyayari ito. Bakit? Sapagkat tayo mga Kristiyano ay nagiging huwaran sa mga kabataan. Again, gabayan natin ang kabataan. Maraming pong salamat.